Malapit nang maisakatuparan ng pamahalaan ang plano nitong buhayin ang biyahe ng Philippine National Railways Pan-Norte. Ito ay dahil isang istasyon ng PNR Clark Phase 1 ang 90% ng naitayo. Ang update sa proyektong yan sa sentro ng balita mula kay Karen Villanda live. Angelique, malaki na yung progreso dito sa Balagtas Station ng PNR Clark Phase 1. Dahil kung matatandaan mo, Angelique, noong huli nating punta dito noong Hunyo, ay scaffolding pa yung aming inaakyatan. Pero ngayon, kung makikita nyo, ay buo na yung istasyon, may mga hagdan na at halos makukumpleto na rin yung mga bubungan. Ininspeksyon ngayong araw ni Transportation Secretary Arthur Togade ang konstruksyon ng ilang istasyon ng PNR Clark Phase 1 sa Bulacan. Una narito ang Bocaue Station kung saan nagpapatuloy ang pagtatayo ng elevated railway. Pero ang ipinagmamalaki ngayon ng Department of Transportation, buo na ang Balagtas Station at nasa 90% na itong tapos. Kumpara sa karaniwang istasyon ng tren sa Pilipinas, kakaiba ang disenyo ng PNR Clark Phase 1 na inihailan tulad o inihalin tulad sa mga istasyon ng tren sa bansang Japan. Ang ginamit na bubong dito ay climate resistant at imported mula sa Japan. Habang tumatagal at nabababad sa araw, lalong tumitibay. Heat resistant ito kaya naman kahit tirik ang araw ay mapepreskuhan pa rin ang mga pasahero naghihintay ng tren. Dahil halos makukumpleto na, target naman na makapagsagawa ng partial operability nito sa Oktubre ng susunod na taon kung saan maari nang tumakbo ang tren sa dalawang istasyon mula Bocaue hanggang Balagtas, Bulacan. Narito at pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Arthur Togade. Masasakyan ho yan at mag-ooperate ng partial operability Bocaue to Balagtas. Maglalaro muna doon. Kung matatapos ho namin yung Tutuban, eh, sasama natin yung Tutuban. Tandaan nyo, mahigit 30 yung sinasabing istasyon dito. At sinasabi sa akin kanina nung nagkaroon ako ng briefing, ang isang mahirap na istasyon yung Giginto. Yes. Yung Giginto, nagkakaroon ng bottleneck. Angelique, halos sinatapos na nga lang yung bubungan nitong Balagtas Station, no? At ilang pang finishing touches, pero ayon nga kay Secretary Togade, by February next year ay tapos na itong Balagtas Station. Angelique. Yes, naku Karen, sa nakikita nating video ngayon, ano, parang napakalaki ng stasyon na yan. Mga ilang tao kaya ang kaya o mga pasahero ang kaya i-accommodate ng stasyon ito? Oh, Angelique, itong Balagtas Station ay 180 meters yung haba nito at yung bawat istasyon ng North-South Commuter Railway ay nakadesign para nga magkasya yung 8-car train sets at may abang pa ito, Angelique, para magkasya hanggang 10-car train sets. Ibig sabihin, Angelique, mas maraming pasahero ang maisasakay sa isang datingan pa lamang ng tren. Kaya naman sa isang buong linya ng PNR Clark Phase 1 ay maaaring nga makapagserbisyo ng higit 1 milyong pasahero kada araw. Angelique. Okay, maganda yan. Kung dalawang stasyon ang magkakaroon ng partial operability sa susunod na taon, kailan magagamit yung iba pang mga stasyon kaya? Oo. Angelique, sa ngayon, no, itong dalawang station pa lang yung may partial operability. Kasi Angelique, kung matatandaan mo, ay dapat ngayon nga yung partial operability nitong PNR Clark Phase 1. Yun nga lang, ay tinamaan tayo ng pandemya kung saan halos 6 na buwan nga natigil yung operasyon nitong konstruksyon na mga istasyon ng PNR Clark Phase 1. Pero ayun nga sa DOTR, ngayon ang mahalaga ay tuloy-tuloy na yung konstruksyon. Actually, Angelique, itong kinatatayuan nating istasyon na ito ay April pa lamang inumpisahan na gawin ng DOTR. At ngayon nga, bago nga matapos ang 2021, ay halos makukumpleto na itong Balagtas Station. Given that's how we live it, don't be mad.
mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business. Not because they wanna do it, just because they heard it pays, and who the fuck wants to be